magandang araw sa mga kaalaga. So, muli nagbabalik. Ako nga po pala si Franz. Welcome to my channel. So, in today's vlog mga kaalaga is i-share ko lang sa inyo yung bago kong build for goldfish, no? Goldfish tank. So, shoutout nga pala kay Sir Jong Apayert na nag-suggest. So, maraming salamat, sir. So, before that mga kaalaga is magwa-water change muna tayo sa flowerhorn tank natin. Yan mga kaalaga, oh. So kukunin po natin yan kasi 1 week na po na hindi na water change yung tank natin kahit siphon kasi busy rin. And also yan po si Pritit. Yan po mga kaalaga. So yan lang po yung isda ko na ginugrow ngayon. Wala po ako mga goldfish yanon. Then balik lang ako mamaya mga kaalaga after ko mag water change. Then share ko na ito sa inyo. Ayun mga kaalaga, balik tayo. So papakainin muna natin si Pritit. Yan, so ito po yung pakain natin. Pure pellets ng pong diet ni Pritit. And yung pinapakain ko is 4 pellets lang talaga. Yan. And Pritit. Yun. So meron din tayong scar. Hindi natin siya makikita pero malalaman natin kung kinakain niyang pagkain. Ayan, di ba mawawala yan? Yun, wala na, di ba? So ayan, tapos na tayo sa pagkain. Tapos muna natin. Ito po yung sinasabi kong na-build ko mga kaalaga na tank. So set na po yan and thank you so much sa buyer nito. Kasi walang ano no, walang kuskus balungos. Yan, kasi nag-agree agad siya, wala siyang reklamo sa price, ganun. So decidido talaga siya sa akin na magpagawa. Ayun, so ito po yung black painted na aquarium tank for goldfish. So yung ginamit ko po mga kalaga is 316 lang po. And then yung sa ibaba, itong flooring na tinaglass is 1/4 po yung thickness nyan. So ang sukat po ng tank mga kaalaga is 36 by 18 by 18. Then yan, painted black na po yung likod. Yan o, as you can see, dito lang sa gilid and sa front is wala. Pati sa baba, painted black na po yun mga kaalaga. So ang suggest ng customer ni sir is overhead sump. So ito po yung overhead sump natin. And also second hand lang po ito. So nakamura si sir nyan. Ayan. So 4 chamber po. So dito ang bagsak punta dyan. And pininturahan ko na din para maganda tingnan. Tapos yung ginamit ko lang na angle bar. Yung ginamit ko sa stand is angle bar na 1/8 yung kapal. And okay naman siya. So yung kulang lang dito is water pump or submersible pump, then aeration, then gas and go, pwede na. So later, mamaya daw 4 PM is kukunin na ni sir. So sana makapag vlog ako sa kanya. Ang napansin nyo mga kaalaga, may tubig. So kahapon, nilit test ko na to para sure na talaga na okay na yung gawa natin. So sure yung pag build natin na walang mga leak. Yan. So pati dito. Yan yung mga kaalaga. So yung ginawa ko is yung angle bar na dito sa ano, sa paanan niya is dinugtong ko na direct na kaagad dito para sa overhead sump. Mas safe kasi yung may lalagyan talaga for overhead sump kaysa sa nakapatong dito sa glass. Kasi mapapansin nyo pag yung sump filter natin is pinatong natin dito, so nagbe-bend po itong glass mga kaalaga ito kasi may space po sa dyan kasi dito natin yan nilalagay. So yung iba may mga discarded din na ginagawa na safe yung tank, pero para sa akin mga kaalaga mas mabuti na yung ganito, which is safety. And sakto din yung paglagay ko ng ano, espasyo.
So may space talaga siya na tama-tama lang. Hindi ko na nilagyan ng bottom drain. Hindi naman nagsadya si sir. Tapos yung phone natin is 1 inch. Pero sa gitna wala po yan mga kaalaga. Kasi I do believe na importante talaga is yung sa corner by corner. Kasi para sa akin ha, useless kasi yung pag maglagay tayo dito. Kasi wala naman siyang napapatungan. Unlike dito na may angle bar. So ito yung may purpose kaysa dito na lahatan yung paglagay mo ng styro is useless naman. So kung meron kayong masasabi dyan, so comment na lang kayo para syempre meron tayong matutunan sa inyo and mabasa ko din yung mga experiences niyo about sa mga ganyan. Pero para sa akin is okay na ako dito sa corner lang. And then dito si Sir na bala kung papatungan niya ng other tanks dito. Yan, so pasensya na kayo madumi kasi paglagay ko ng tubig then yung talsik. And then also naka-painted. Painted yung tape niya. Para yung version niya talaga is all black. Yan. So meron akong video nito pag night time. So ito po yun. Also mga kaalaga, siya na din bahala kung anong mga filter medias yung ilalagay niya. So once again sir, maraming salamat sa pag order sa akin, pag suggest na ganitong setup for goldfish. Kasi naigan nyo din kasi siya sa mga vlog ko about goldfish grooming. So hoping na babalik na ako dyan mga kaalaga, kasi talaga busy sa school, which is mas importante kasi itong hobby. Anytime pwede tayong babalik, no, unlike sa study natin. Yun, pwede naman pagsabayin kung kaya mo ma-manage yung time mo. Sa mga gusto nga pala ng flower horn dyan to Jensen or Davao, yung kaya lang iship ng bus, available po ito si Pritit. Binibenta ko po for 1,200. Ayan. So ito po yung ganito po siya kaganda. Iwan ko lang sa iba, pero para sa akin okay na ako sa flower horn na to mga kaalaga. Kayo na lang yung magpatuloy sa pag-groom sa kanya. Ayan mga kaalaga, natalian ko na lahat yan. Yung sump filter, binaba ko lang para safe. Ayan, may tali na yan. Then dito sa tank natin, may fit din yan mga kaalaga. So ito, nalagyan ko na ng silicone para hindi na siya matanggal. So antay-antay naman tayo sa buyer kasi pick upin na lang niya mga kaalaga. Yun na nga mga kaalaga, ginawa na ni Sir Jong Apayart yung aquarium setup or tank setup natin na 36 by 18 by 18. So ginawa niya dito, pick up niya, and also napakabait ni sir kasi yung total na babayaran niya is 39. Ginawa niyang 4K. So napakabait mo sir. Maraming salamat sir. And also kukuha nga pala siya kay Sir Febro 1 Bayuna. Yung purpose niya nga pala for his tank is para i-display sa kanyang business. So hoping sir na lalago yung business niyo. God bless po sa inyo and to your family. So sa mga gusto magpagawa ng mga tanks or stand setup or some filter lang ganun, just message Chok Sabi mga kaalaga. So yung ask, kaya natin i-deliver. So yun lang mga kaalaga, maraming salamat sa inyong suporta. Hoping more vlogs to come.